Hello po, gusto niyo po ba malaman yung kung paano ang gagawin pagbaba niyo ng eroplano? So hindi niyo na po kailangan po mag-fill up ng ECIF bago kayo mag-flight pauwi, yung mga gustong umuwi ng Pilipinas. Ang gagawin niyo lang po si ano na po sila rito sa airport, mano-mano na po ang ginagawa. Hindi na po kailangan mag-fill up pa ng ECIF sa through online. Yun po. Tapos, pagkatapos po ang inyong swab test sa airport, may susundo na po sa inyong bus. May sakay kayo ng bus. Ihahapit po kayo sa hotel kung saan yung hotel na binigay sa inyo. By batch po siya, batch. Kung yung isang line, limbawa, ang isang line is ang capacity lang po nun ay 10 people. Tapos yun, kung saan yung hotel na pupuntahan nyo, doon kayo magkakasama. So, kung meron kayong kaibigan, kapatid, ate, magkasabay kayo na uuwi, kailangan isang linya lang kayo kasi kapag ka, doon ka napunta sa dulong-dulo, tapos dito siya, tapos sumabay siya sa mga sampo na mapupunta sa isang hotel at siya nasa dulo, hindi mo siya makakasama. So, ang ginawa namin ng kaibigan ko, lagi kami magkasunod. Lagi kami magkasunod para lagi kami magkasabay. Kaya yung kaibigan ko, nandun siya nasa kabilang room, hindi ko siya mapuntahan. So, bawal kasi siya lumabas dito sa loob ng hotel. Nandito ka lang dapat sa loob ng hotel, hindi ka pwedeng lumabas. Pag nag-doorbell lang sila at nandiyan yung pagkain mo, so yun lang, lalabas ka, nakukuhan mo yung pagkain mo dun sa upuan kasi by seat. So, gusto niyo po siya makita. Ganito lang po siya. Wait. Parang ganyan. Yan, by seat. So, bawal ka pong lumabas. Kasi dito, parang may nagsasalita siya pag lumalabas ka doon sa pag binubuksan mo yung pintuan, parang alam nila kaagad doon sa ibaba na nagbukas ka ng pintuan, ganun. So, ayan. Meron din siyang a little bit of mirror. Pero malaki na rin siya. Ito yung room. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang room ng hotel na pinagdadalahan sa mga OFW. Dito po, libre po lahat. Pero pagka naubusan ka na ng tubig dito sa loob, kasi 3 bottle lang ang capacity ng mga OFW yung dinadala rito. Pero before na maubos, umorder ka na kagad. So, ito po yung bottle nila. This is 25 pesos. So, ako kasi malakas ako uminom ng tubig. So, lagi akong ma-order. So, I order again 4 bottle. And this is the food for lunch. Ganyan po. Rice, fried rice siya, tapos konting pansit, tapos carne, ano, ewan ko kung anong luto to. Parang embutido. Hindi. Ewan. Ayan. Kung malakas ka uminom ng tubig, umorder. So, meron na rin po siyang sariling pakuluan ng tubig dito. Papakuluan ng tubig. Then, meron na rin siyang kasamang tea. And depende na lang po kasi ako, marami kasi akong baon nung nagpunta rito. Pero mas the best po yung magbabaon na lang kayo. Yung magdadala kayo ng biscuit, may dala kayong cup noodles. Pwede rin kayo magluto yung mga fried, mga adobo na tuyo, ganun na. Yung nagmamantika siya, tapos ibalot nyo na lang, i-wrapper nyo na lang siya na mabuti. Magayon nyo siya sa luggage nyo. Then pag nandito, meron kang kakainin. Kasi pag nasa airport ka kasi, marami kang pipilapan. So, ang tagal namin doon na, ano kami doon ng mga 4 hours to 5 hours kami naka-stay doon bago matapos yung mga pinilapan namin, yung pagsuswab test sa amin, gano'n. So, ang hirap. Gutom talaga. Dito tayo. Ito ang front door. So, meron din dito. Kung meron kayong mga gamit na importante na pwede nyong safety, so meron naman silang vault. This one. Ito ang kanilang vault.
So, yung mga damit nyo, pwede nyo rin naman siyang ilagay dito. So, ako kasi hindi na ako naglagay ng mga damit dito. Kasi, 3 to 4 days lang naman siya. So, pwede mo namang nandyan lang. So, ito yung aking mga luggage. Nandito lang siya. Ganyan lang siya. So, ito yung aking mga luggage. Ito naman ang kanilang bed. So, pasensya na kasi gulo-gulo yung bed ko pa na ice. Ganyan lang siya. So, tapos, dito yung kanilang bintana. Pero, hindi mo siya mabubuksan kasi. Talagang close siya. Then, dito naman ako nagpapamusic. Dito sa, sa gilid. Dito ako nagpapamusic. Ito siya. So, walang ginagawa dyan. Manood ng movie, music. Then, alam na. Ito, manonood ka naman ng TV. Ito, may TV sila. Meron din silang garbage. At, higit sa lahat, meron din silang small fridge. Ito ang small fridge nila. So, kung meron kang pagkain, ng mga dala-dala, so, pwede mo siyang gamitin. So, ako kasi hindi ko na siya ginagamit kasi wala naman akong dala-dalang mga maraming food. So, depende na lang po sa inyo kung marami kayong dalang food, pwede nyo pong dalhin dyan. So, pwede nyo po siyang gamitin at ito na ang kanyang sweets. Pwede nyo po siyang isaksak doon. Then, free wifi po sila. Free wifi. So, dito po tayo sa toilet. Ito ang aking toilet. Ito. Ang toilet nila, ito ang iyong paliguan. Ito. May hot water and cold water na rin po siya. Then, of course, dapat lagi ka naglinis. Lagi mo siyang linisin. Ako kasi, paggagamit ko kasi ng toilet, nalilinis ko na siya kagad kasi ayoko ng marumi. Ganon. Kasi nasa sa'yo din yun. Kasi babaho ka dito kapag kaya mo marumi. So, dito po yung sink. Ito. Kung wala ka nalang dalang hair blower, so may hair blower na rin sila dito. So, kung gusto mong patuyo ng buhok mo, yan siya. Ayan po siya. Magana naman siya. So, sa paglilinis naman, don't worry kasi bibigyan ka naman nila ng panglinis. Ako kasi, binigyan nila ako dito ng Joy, tapos basahan. Meron din silang binibigay na Sondrox, pre, panlinis mo. So, kaya lang, ang binibigay lang nila ng Joy is small. Bahala na sa'yo kung paano ka magtipid. Kasi ako tipid-tipid hanggang sa matapos dito. Ngayon lang. Tapos nilinisin mo syempre yung floor. Tignan mo naman yung mga hair, mga gamitan mo. At higit sa lahat, yung mga basura dito, kailangan mo siyang isegregate. So, kailangan, para hindi ka na mahirapan, ako kasi, ang ginagawa ko, hindi ko na ginagamit yung kanilang trash can dito. Ang ginawa ko is, meron kasi akong dalawang plastic bag. So, ang ginawa ko dito sa dalawang plastic bag ko, sinegregate ko na lahat. So, yung pinagkakainan ko ng food, puro plastic, dito ang mga plastic, and then water bottle, yun na siya. Then, dito ko nilalagay ang tissue and then paper. Para segregate na. Para pagkalalabas ka, malinis na dito. So, lagi mo lang siyang lilinisin, guys. So, ito ang kanilang toilet. Ayan. Ito ang kanilang toilet. Dito naman ang kanilang towel. So, ang towel naman nila, dalawa. And then, syempre, meron ka rin face towel. Meron ka rin hand towel. Ayan. So, patayin natin ang ilaw. Yan, yan. Close na natin. And of course, hindi mawawala ang aircon. So, ito ang kanilang aircon. So, ito yung aircon nila. Press mo lang yan, then open. So, ako kasi lagi ko siyang pinapatay kasi malamig eh. Giniginaw ako sa sobrang lakas. Kahit hinaan ko siya, bawasan ko siya ng, ng temperature, pero malakas yung hangin niya. So, ito ako, nakatutok ako dito sa aircon. So, makikita niyo yung hangin ba niya. Ayan, dito lang tayo.
So, ganda naman ang kanilang place. Pero depende rin po kasi iba-iba kasi ang hotel na pinupuntahan ng mga OFW. Kakaiba po sila ng mga hotel na pinupuntahan. Hindi po siya pare-pareho. Ganun. Tapos, of course, sa mga bago na pupunta sa mga ganito, yung iisipin mo, bakit walang ilaw? Excuse me po. Bakit walang ilaw? Kasi, kaya wala siyang power, kailangan mo na i-insert ang iyong card. So, itong card mo na to, ito yung pang-open mo ng door. Pagpapasok ka, kailangan mo lang siyang idikit na ganun. So, mag-open yung door. Then, pagka pasok mo dito, kailangan mong ilagay ito dito. Insert mo yung card mo para magkaroon tayo ng ilaw. So, pagpasok ko dito, sabi ko, nag-open ako ng ilaw. No-open ko siya. Sabi ko, bakit walang ilaw? So, nakita ko, insert card to gain power. So, nilagay ko itong card. So, umilaw na siyang pusa. Yun. What else? Ganun lang, guys. Ganun lang kasimple. Hindi naman siya mahirap yung sasabi nila. Pero yun lang, actually, makakaramdam ka rin ng konting sakit pag sinwab test ka nga lang. Yun lang, guys. Hindi naman siya nakakatakot. Yung iba kasi natatakot. Pero ako nakaramdam din ako ng konting takot nung nagpa-swab test. Kasi ano siya eh. Yung nakikita ko kasi, yung sinusundan ko, so nakikita ko yung sinuswab test. Ang sinuswab test dun, yung pagpasok sa ilong, yung kinikilid siya. Tapos, pagpasok ulit sa kabilang ilong, kinikilig ulit siya. Then, nung sa bunganga na, nakita ko sa bunganga, parang ang haba yata na pinapasok. Kasi yung kasunuran ko siya, yung susundan ko, gumaganon siya. Kasi, tapos tinanong ko siya, sabi ko, kuya, masakit po ba? Ang sabi niya sa akin, oo, masakit kasi talagang pinapasok mo. Takot na takot ako noon. Tapos sabi ko, ang sakit yata, sabi ko. Tapos nagtatanong ako, sabi ko, kuya, masakit po ba? Tapos din mo siya umimik. Tapos yun, nung ako na swab test, okay lang naman din siya. Then, pag natapos kayo maswab test, merong ibibigay sa inyo na, wait lang. Eto siya. Bibigyan nila kayo ng juice. Ito. Pag natapos ang swab test nyo, so bibigyan nila kayo ng juice. Eto siya. Eto yung juice na yun. Ako kasi, itinabi ko na siya sa bag kasi hindi naman ako mahilig sa juice. Kaya tinabi ko na lang siya. Then sa airplane naman, meron silang binibigay doon na sa airplane, kahit hindi na kayo magdala ng face shield, sorry. Kahit hindi na kayo magdala, kasi ako actually nagdala ako ng face shield. May dala-dala akong sariling face shield. So hindi ko siya nagamit kasi before na mabuksan ko na siya, sabi, magbibigay sila ng face shield. So, hindi ko na siya nabuksan. So, eto ang face shield nila sa airplane. Ito na yung face shield nila. So, maganda rin naman siya. So, meron na akong face shield. Meron pa akong face shield ulit na hindi nagamit. So, kahit hindi na kayo bumili ng face shield, guys, kahit na hindi na kayo bumili nito, kasi meron nang binibigay sa airplane. So, sa tubig, binibigyan na kayo sa airplane ng malalaki. 1.5. Kasi yun na yung tubig ninyo talaga. Kaya yung iba, iniiwan nila yung tubig nila. Tapos pagdating ng airport, wala naman tubig kasi kailangan mong bilhin ng tubig. Excuse me. Kailangan mong bilhin ang tubig. So, yung iba, nagsisisi rin. Sasabi nila, sayang yung tubig ko, dapat dinala ko siya. Ako kasi binibit-bit ko, sige, nilalagay ko sa bag ko. Para, kasi, kailangan ko talaga ng tubig. Then, haggard, syempre magiging haggard ka.
Kasi wala kang tulog sa eroplano, ganun, nakakapagod. Dito naman sa hotel is 4 to 5 days. 4 to 5 days ang paghihintay mo ng result ng iyong swab test. Nakakainip din dito mag-isa, pero okay lang. Kasi hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga kalapit mong kwarto. Katulad yan ako, yung kaibigan ko, kalapit ko lang din, nandito lang siya sa tabi ko. Si Marian. Hi, Marian! Then, ang ginagawa ko na lang dun is tinatawagan ko siya para makausap ko si Marian. Ganon. So, tingnan natin kung naka-online si Marian. So, naka-another call siya. Ganon lang yun. So, wala naman akong ginagawa dito. So, minsan nakakainip lang din. So, ang ginagawa ko, lagi naka-ready ang gamit ko kasi hindi natin alam, baka mamaya biglang dumating ang resulta. So, ang ginagawa ko, naka-ayos lang lagi siya. Then, yung aking mga pinagamitan is naka-separate. So, eto yung laundry bag. Kasi meron na siyang laundry bag dito. May laundry bag sila na binibigay. So, hindi ko rin siya magagamit ang slipper na dala-dala ko. Kasi meron na rin siyang slipper dito. Eto, white. So, kung may slipper kayong dadalhin, pwede na rin ninyo lagay sa bagahe ngayon. Kahit hindi nyo na siya ilabas kasi may slipper na rin siya dito. So, wala naman ng iba kung ganyan lang. So, kung gusto mo manood ng TV, manood ka, yun lang, mag-a-adjust ka talaga sa gabi. Ako kasi hindi ako masyado nakakatulog sa gabi. Kasi ang oras ko, parang yung oras pa rin sa ibang bansa. So dito kasi parang nag-a-adjust ako sa oras kaya doon nakakatulog. Nakakatulog ako, alas 3 na, gano'n. Minsan hindi na rin ako makakain, katulad niyan, lunch. Hindi na ako nakakain ng lunch. So ito nga sinasabi ko sa inyo na nagbigay sila ng lunch. Kasi parang wala ka pa rin gana kumain. So, ang pagbibigay nila ng lunch dito at almusal mo. Sa almusal mo naman, wait lang ha. Ito siya. So, yung breakfast mo, hihatid nila dito ng 6 a.m. And then, ang 6 a.m. to 7 a.m. And then, lunch, 12 p.m. or 1 p.m. At ang dinner, 6 p.m. or 7 p.m. Yan. Bawal din palang bumili ng pagkain sa labas at dadali mo rito sa hotel. Kailangan kung ano, gusto mo na extra food, order ka na lang dito sa kanila. So, ito ang kanilang food list. Ito siya. Yun lang, medyo may kamahalan nga lang. May kamahalan lang talaga. Wait lang. Oh, hi, friend! Wait. Siya nga pala, nandito na si Marian. Hindi ko siya pwede puntahan sa kapitbahay. Eto siya. Hi, friend! Papasok ko sa YouTube. Sino ata? Ako yan. Nagpangit ka, friend. Ayan ako. Pinabalak ah. Oo. Nag-aano ko, nagbablog. Naglalive ka? Oo, vlog. Nag-aano ah. Okay, kaya sandali. I-interviewin muna kita. Interviewin ko lang si Marian. Kamusta ang... ano mo? Claudia! Kamusta? Hey. Kamusta ang araw mo dyan, Marian? Boring. Okay. Sige na nga mga guys, dito na tayo magtatapos kasi masyadong mahaba na po ang oras. Bye! So, ulitin po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, ha? Maraming salamat. And then, bell the button para... Ang kulit talaga itong si Marian. Wait na lang, ha? Sige na. Salamat! Bye!